matapos mabatikos dahil sa katakot-takot na traffic sa North Luzon Expressway na dulot ng palyadong RFID system, ibinalik na ang cash transactions doon. Kamusta naman kaya ang traffic sa NLEX? Balitang hatid ni Darlene Kai. May apat na cash lanes na uli sa Balintawak Toll Plaza. Pwede na rin magbayad ng cash sa tabang exit sa Bulacan. Ilang motorista na rin ang tumangkilik dito. Simula kasi ngayong araw, pwede na uli ang cash payment sa mga malalaking toll plaza sa NLEX. Yan ay matapos ang mga aberyang dulot ng RFID system, gaya ng mga palyadong sensors at mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng NLEX. Ayon pa kay Metro Pacific Tollways Corporation Chief Communications Officer Romulo Kimbo, napag-alaman daw nilang ito rin ang gusto ng Office of the President at ng MMDA. Noong nakaraang linggo, naglabas din ang manifesto ang mga Bulacan Mayor na humihiling na ibalik na muna ang cash payment sa NLEX. Mas okay nga ho po yun eh kasi ano eh masyado matraffic pagka saan eh RFID eh halos apat na oras naming tinatakbo dito antipulo eh. Para sa akin po eh medyo okay naman po kasi mas mabilis yung ano habang may cash lane po kasi medyo mababawasan yung pila namin lalo na sa RFID. Then yung ano po kasi sa ang totoo po kasi niyan ma'am sa RFID natin, eh, may mga malfunction talaga. Kahit po ako, nawawalan din ako ng minsan, hindi nila ma-read yung RFID ko. Malaking tulong din po talaga yung sa cash lane. Samantala, umiiral pa rin ang toll holiday sa mga toll plaza na sakop ng Valenzuela City. Kaya bawal pa rin maningil ang NLEX doon at dire-diretso pa rin nakakadaan ang mga sasakyan. Napakalaking bagay daw nito para sa ilang driver. Hindi na raw sila naiipit sa bigat ng daloy ng trapiko dito. Mas okay po, maluwag ang traffic. Maganda. Kumpara po dati. Dire-diretso po kami ngayon. Halos wala pong masyadong aberya ngayon. Darlene Kai, GMA News.